Hay, 'di ba? Minsan nakakapagod din mag-English. Pero ituturo ko nga sa inyo yung course na to in English and Tagalog. So pwede tayong mag-Taglish. Actually, ginawa ko yung first two videos na English dahil yon sa ating sponsor na Miro. So if you have time, please check them out dahil gamit na gamit yung mga products nila or yung mga services nila for free. So pwede kayong gumawa ng flowcharts, mga tasks ninyo or project management sa Miro. At kung nandito ka pa, gusto kong magpasalamat sa iyo kasi kung wala ka at kung wala yung mga kaibigan mo, kung di mo nilike at di ka nagsubscribe sa channel na to, ay hindi ako magkakaroon ng sponsor. So, maraming salamat dahil nanonood ka at nagsubscribe ka sa dev.code. At sa video na to, i-discuss natin kung paano nga ba gumagana yung internet. Araw-araw ay gumagamit na yata tayo ng internet sa pag-search ng web, paggamit ng mga Facebook, pag-message ng ating friends, pagsulat ng email, o di kaya pag-stream ng videos katulad ng ginagawa mo ngayon. Pero napapaisip ka ba paano ang lahat ng ito nagiging posible? Paano ka napupunta sa isang webpage patungo sa isang webpage? At isa lang ang kasagutan doon, yun ay dahil sa internet. Kung ating i-describe ang internet, ito ay isang napakalawak na network ng mga computers. Isipin mo na lang na ang internet ay isang web ng mga daanan. Ang mga daanang ito ang kumukonekta sa bawat lungsod, bawat barangay, or bawat syudad sa ating lugar na nagpapahintulot sa atin upang makapagpasa ng impormasyon galing sa isang lugar patungo sa isang lugar. Kapag ikaw ay nagpadala ng isang email or bumisita ng isang website, ang iyong impormasyon ay inahati-hati sa napakaliit na mga packets. Ang mga packet na ito ay naglalakbay sa iba't ibang ruta, tumatalon sa iba't ibang server hanggang sa marating nila ang dulo na kung saan sila ay binubuo ulit para sa tatanggap ng iyong impormasyon. Isipin mo na lang na para itong puzzle na binili mo at pinadala sa isang courier para ikaw ang magbuo ulit. Isa sa mga pangunahing bahagi or key component ng web ay tinatawag na web server. At ano nga ba ang web server na ito? In technical terms, web server can host your websites. But if I will explain it to you to become more simple, isipin mo na lang na ang web server ay parang isang silid aklatan na nag-hold ng napakaraming libro or aklat. Ang bawat libro sa loob ng silid aklatan na ito ay tinatawag nating website. At ang mga pahina sa loob ng website or ng librong ito ay tinatawag naman nating web pages. Ang tanong, paano ka humihingi ng libro na ito or paano ka nagre-request sa isang website? Simple lang, gumagamit ka ng tinatawag nating browser. Ang browsers na ito ay katulad ng Chrome, Safari, Firefox, or Brave. At ang mga web browsers na ito ay ginagamit nating tool or tulay para makapag-request tayo sa web server na i-access ang isang website or isang web page. At kapag successful ang request ng ating web browser sa ating web server, kadalasan ay binabalik ng web server ang website or web page na na-request mo. At yon ay pwede mo nang gamitin, pwede ka nang mag-ipag-interact, pwede ka nang mag-click, or pwede ka nang gumamit ng mga features ng website na yon. At ganun gumagana ang internet. Sa susunod na video ay tatalakayin pa natin kung ano nga ba ang web server. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at share ng video na to para mas marami pa tayong matulungan na kapwa natin Pilipino.